Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyo. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. One tan sa radyo. Isang magandang Martes na nga po sa inyong lahat mga kapatid. January 30, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang hari ng public service at ang certified YouTube star na si Idol Raffy Tulfo. Diyos marayin apon ka ni mo, Idol. Ayaw kasaba, Nins. Ibig sabihin, huwag ka maingay sa Bisaya. Sabi nila, pinagmamayabang natin yung YouTube. Ako nagsabi nun eh. Anyway, saka you deserve it. Salamat sa YouTube. Salamat sa mga OFW natin. Siyempre, una sa lahat, bago tayo magsalita rito, mga OFW, mahal na mahal po namin kayo. Kayo po ang palaging nasa puso namin. Sobrang thank you po talaga sa inyong patuloy na pagsusuporta. Mabuhay ang ating mga OFW. Direct, pakipalakpakan po ang ating mga OFW. Sa amang sulok po kayo ng mundo, depende po sa time zone, kaya babatiin po namin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Mabuhay ang lahat ng OFW. Okay. Okay. And talking about OFW names. Oo nga, magpa-follow up tayo kasi di ba, Idol, andito na si Ma'am Lolita James na galing nga ng Kuwait. Ito po yung nag-viral sa social media kasi nga nalagas yung kanyang buhok. Nakakalbo na siya. At kung titingnan nyo talaga yung dito niya sa likod. Nakakiti na si ma'am! Palakpak direct! Oo nga, kahapon kasi medyo sobrang depressed. Kahapon, iyak siya ng iyak. Oo. Malungkot. Nakausap nga natin si Mister. Oo. At sabi natin, ipapadoktor natin. Yung ating kaibigan Dr. Nis, pakibanggit. Please do the honors. Ah, syempre si Doktora Kellyn C. At yung pwede natin makausap si Doktora para siya na magsabi. Pinadoktor natin ito si Ma'am Lolita. Ma'am Lolita. Po, sir. Ang sarap ng ngiti. Oh. Paki-close up nga direct. That is the sweetest smile ever seen. Yan. For a long time. Kita mo? Ang ganda oh. Ma'am, oh, ang ganda nyo ma'am pag ngumiti kayo. Kasi alam nyo, kahapon, maintindihan natin, hindi siya ngumingiti, yung pilit na pilit, masama ang loob niya, siyempre. Sino ba naman hindi sasama ng loob? Pumunta siya rito, hindi siya pinagamot ng amo, nakakalbo siya at may problema siya doon sa kanilang probinsya. Pagdating kay Mister, wala siya maiuwing pera sa family niya at yung kanyang nanay na gusto niya pagamot. Pero, Jam, puka muna rito. Si Jam yung ating reporter na pinatutukan natin para samahan si Ma'am Lolita, una, pina-check-in natin siya kasi sabi natin bago siya umuwi ng probinsya sa Isabela, i-check-in muna natin siya sa hotel para kinaumagahan. This was yesterday. Ipatingin natin doon sa kaibigan mong doktor. Kaibigan natin, doktor, pinaka-mabait. Ay, oo. Meron din pala tong charity. Tama. At saka beauty and skin doctor talaga yan. Yun ang expertise niyan. Expertise niya. Si doktora. Pagdating po sa beauty. Oo. And skin. Skin, pagdating talaga isa sa... Isa po siyang tanyag na dermatologist, ang matatagpuan. Sa Green Hills, ang kanyang clinic. At ang kaigihan po kay Dr. si pagdating sa kawang gawa, hindi ho siya nagdadalawang salita. Tumutulong ho talaga ito. Anyway, so, Jam. Yes po, Sir Raffy. Ano nangyari? Sir Raffy, kanina umaga po, check out na po natin si nanay doon po sa hotel. Okay. And then dinaretso na po natin po siya sa clinic po ni Dr. Kellyn. Okay. At ayun po, tinulungan po si nanay, medical check-up po siya. Hmm. Tapos tinignan po rin yung scalp po niya. Ang ginawa po ni Ma'am Kellyn ay inanjekan po siya ng vitamins kung saan pwede... Injection? Yes po, sir. Nilagyan po ito ng anesthesia po muna for 45 minutes. Hinintay po ito. After po noon, in-injection po siya para po, kumbaga, yung mga tumubo po ulit yung mga buhok po niya doon sa parte po kung saan yung scalp po niya ay wala ng buhok. Okay. Opo. At sabi mo, libre ito lahat? Yes po, Sir Raffy. Libre pong binigay po ni Dr. Kellyn po yung kanyang gamot. Binigyan po siya ng hair grower shampoo, hair grower serum, at cream na rin po para po everyday po ay
kumbaga meron pong therapy po na nilalagay po si nanay doon po sa kanyang buhok. Aba, kaya pala nakangiti si nanay. Okay, siyempre kakusapin natin si doktora. Ay, oo. Okay, tatanungin natin sa kanya at papasalamat na rin tayo. Yun sa condition ni Ma'am Lolita, ano ba talaga yun? Anong ibig sabihin ng pagkakalbo ni Ma'am Lolita? Doktora Kelin C. Ma'am, magandang hapon po. Doktora? Magandang hapon po, Kuya Rafi. Hello po. Unang-una po ang aming taus-pusong pasasalamat po sa inyo, Doktora. At lahat ng mga OFW na nakikinig sa atin, nanonood, nagpapasalamat po sila sa inyo sa ginawa niyo pong pagtulong dito sa kapwa nilang OFW. Doktora, ano yung kondisyon ni Ma'am Lolita sa inyo pong ginawang pag-check up sa kanya? Meron po siya nung stress alopecia. Ano pong tawag, ma'am? Stress alopecia. Okay. Ano pong dahilan noon? Nakalbo po siya kasi po dahil sa stress. Yung stress po dahil una sa lahat, nalipat siya na nawalay siya sa pamilya niya, nag-ibang bansa siya. Pangalawa, napilay po si nanay, nahulog po siya sa banyo unang buwan ng pagtatrabaho. So medyo hirap siyang maglakad, may dinadaing siya na sakit, namimiss pa niya yung pamilya niya, hindi po siya makakain. Kaya bumagsak po ang kanyang weight ng 11 kilos in a span of 3 months. So yung tatlong factors na yun po, talagang maglalagas po yung buhok ni ate. Saka yung scalp po niya, very weak na po yung resistance. Konting hila lang po ng buhok na tatanggal agad. Okay. So ang tanong ngayon, doktora, gagaling pa ho ba itong kanyang kalagayan? Yes po, wala pong problema dyan. Mabilis lang po ang pag-treat ng stress alopecia. Ang cycle po kasi ng buhok, 6 weeks lang yan. May panibagong buhok na tutubo pag nalalagas. Mm-hmm. So si mommy, in-injection lang po siya ng vitamins gaya ng biotin, which helps the scalp and the hair to recover and regain and regrow. Ah, okay. So in a matter of a week or two, babalik na po sa normal yung mga buhok po ni ma'am, tutubo na. At okay na po siya. Siguro po mga 1 month to 6 weeks po. Kasi yun po yung hair cycle. Pero binigyan ko rin siya ng serum para bumilis yung pagtubo ulit ng buhok. So hopefully within mga a month, may tumutubo ng mga maliliit na buhok para mawala na yung pagkakalbo. So ma'am, ano pong advice nyo kay Ma'am Lolita ngayon? Mami, gaya po ng sabi ko kanina, dapat po always think positive. Huwag po tayong magpadala sa lungkot. Dapat malakas po paninindigan natin sa sarili natin. Kaya natin to. Saka magtiwala po sa Diyos na talagang magbibigay ng tao para tulungan kayong lahat. Tayong lahat. Mami? Opo, doktora. Salamat po, doktora. Maraming salamat po dahil nalaman ko po sa iyo na wala po akong sakit. Sobra po kasi akong nalungkot po nung akala ko po, doktora, na may sakit ako. Kaya naisip ko pa agad na paano kung nagkasakit po ako, paano na po ang pamilya ko, ang nanay ko po, ano na pong tutulong sa kanila. Kaya po nung malaman ko po sa inyo na wala po akong sakit, labis po akong natuwa, doktora. Kaya maraming salamat po sa tulong ninyo sa gamot. Kuya Rafi, meron din po akong request na mga blood test. Nandyan po sa reseta ni Mami. Okay. Basic blood test lang para ma-baseline natin lahat. Saka nag-request din po ako ng x-ray nung left hip niya kasi nahulog po siya. Aha, okay. O, kasi hanggang ngayon po yata, sir, may tinadaing pa po siyang pamamanhet, pagbigat ng pakiramdam ng kaliwang paa, saka po may limitation sa paggalaw ng paa. Okay. Yun po nakita ko kanina. So pagagawa po muna namin yung blood test and then x-ray. And then after that, doktora, pwede ba namin patingin ulit sa inyo? Is that okay? Wala po problema. That's okay, no problem po. Naku, ang bait-bait. Doktora, ang dami namin utang sa inyo. Sobrang thank you, sir, doktora. Sir, correction lang po ako. Hindi po ako dermatologist. Aesthetic doctor po ako. Ha? Aesthetic doctor. Aesthetic doctor. Aesthetic po. Yes po. Oh, edi mas mataas po yan. Di ba? Anyway, yes. Doc, yes. Sobrang thank you talaga, Doc, ha? Mabuhay yes ka, wala doktora. Wala pong anuman. Anytime, basta kayo. Tulungan God bless tayo. Po, doktora. So, si Ma'am Lolita pala, binigyan siya ng gamot for 6 weeks hanggang sa gumaling ni doktora. Now, eto, Ma'am Lolita. Po.
kailangan daw ma-x-ray ka. Mukhang hindi ka pa muna uwi. Ano bang gusto mo? Kasi pwede ka namin pa-x-ray dito and then pa-blood test. Pwede naman gawin siguro yan. Ano? Today, ano? Yes, po, Sir Raffy. Diyan sa St. Luke's. And then, yung result niyan, kinabukasan, ibibigyan natin kay doktora para mabasa niya. Okay pa ba sa'yo? Isang araw pa or uwing-uwi ka na? Pwede po ba, Sir Raffy, na doon na lang po ako magpaano sa Kawayan? Ipapagawa mo? Opo. Sa Kawayan? Opo do, ayo sir. Okay. Sige, kung Kawayan, may mga kakilala naman kami doon, pwede ka namin i-refer doon. Opo do. So doon na lang, tapos doon ka na magpatingin sa doktor. Opo sir. Para ipabasa yung blood test at saka yung x-ray. Opo. Ang importante, wala kang malalang sakit. Tulad ng pinangangambahan mo na, di ba? Baka cancer, kaya dahil nga naglalagas ang buhok. Or pwedeng picturean niya, i-ano natin kay Doc, pwede rin naman niya. Wala ka palang sakit. Oo. Praise God. Opo. Sige. Stress so yung lang talaga, tama ka. Stress. Right. Kaya stress alopecia. So yung result, since si doktor naman nag-umpisa, padala mo kami nung result. Tama. Kasi sa Kawayan mo na pagagawin yun. Pipicturean lang. Picturean mo, padala mong result sa amin. Opo. Hindi. Kasi bukod sa ano, meron namang ano yan eh. Naka-specify naman. Oo. Nakalagay doon kung ano yung mga ano sa blood test, yung resulta doon at saka doon sa x-ray. Hindi, pakita natin kay doktora. Okay? Opo. Sandali lamang, mama. So, ngayong gabi, uwing-uwi ka na. Opo, sir. Sige, kausapin natin si Mr. Renato James, yung si Mr. Sir Renato. Sir. Sir. Hello po, sir. Okay. Nakikinig ka kanina pa na may good news po kami. Wala pong malalang karamdaman si Mrs. Salamat po. Basta sundin lang niya yung payo ni doktora. Una-una, yung gamot na binigay sa kanya, dapat gamitin niya hanggang sa maubos, 6 weeks. And then, huwag daw siya mag-stress. Huwag niyo po siyang bigyan ng stress. Huwag niyo po siyang bigyan ng problema pagdating dyan. Opo. Pwede ba, sir? Opo, pakiusap? Opo, pakisabi rin po sa mga anak ninyo na huwag siyang bigyan ng problema. Opo, sir. Dapat palagi niyo siyang patawanin. Okay, sir? So, ibibigay po namin mamaya yung schedule ng bus na kanyang sasakyan, anong oras para sasalubuhin nyo doon pagdating dyan sa Kawayan. Tama? Opo, ma'am. Okay. Opo, sir. Opo, sige, usap muna kayo saglit, ma'am, ni Sir Renato. Ne, uuwi na ako kasi gusto ko na kayong makapiling, lalo na sa mga anak ko at kay nanay. Hindi, dadang ka muna sa kwan, sa labisya. Oo, kasi papagamot ko muna si nanay bago ko uwi na magpagamot dyan sa Kawayan. Oo. Sige, Rat. Oo. Okay. Nanay Lolita. Po. Kasi kahapon pa, namumroblema siya. Wala siyang perang makaiuwi sa kanyang pamilya. At kinonsensya pa nga siya ni Mr. Renato at napagalitan ko na paano yung marami pa naman din tayong utang. And then, pinoproblema din niya at pagpapagamot sa kanyang nanay. Alam mo, ulitin ko ulit, Ma'am Lolita, napakabayani mo talaga. Kasi hindi mo iniisip yung sarili mo eh. Palagi yung ibang tao eh. Pagdating dito, ang iniisip niya, paano na yung nanay ko? Paano na yung pamilya ko? Diba? Dahil dyan, bibigyan kita ng 25,000 pesos. Maraming salamat po, Sir Raffy. Yung 20,000, para meron ka maiwing pera sa iyong family. Opo. Okay? Opo, sir. Yung 5,000 para doon sa iyong nanay. Opo. Papacheck up gamot. Opo. Okay? Opo. And then, para hindi mo magastos yung 25, bibigyan kita ng pamasahe sa bus. Aircon. Diyan, ma. Okay po, sir. Yung pinakamagandang bus line dyan papuntang Isabela. Tapos, bilhin mo siya ng mga pasalubong, mga biskwit, kung anong pagkain doon sa pamilya. Okay, ma'am? Maraming salamat po, sir. Wala ka naman. Hindi ko po alam kung paano pa ako magpapasalamat sa iyo, sir, sa kabaitan niyo po. Sana po, mamay pa, gamot ko na rin po yung nanay ko po, sir. Hindi ko na po iniisip talaga ang katawan ko po, sir. Ma'am, huwag ka na umiyak. Baka mamaya mas... Mas-stress, bawal daw po sabi ni doktora, di ba? Okay, ma'am. No. Although tears of joy yan. Hindi yung iyak niya dahil stress nga pala. O pwede yan, pero stop na. Kasi hindi maganda. Baka makadagdag. Hindi makakabuti po sa inyo. Although, umiyak siya dahil natutuwa siya. Pero mas maganda, huwag na siya umiyak.
Okay, ma'am? Opo, sige, ma'am. Mamaya usap tayo doon. Opo, sir. Abilambot. At opo. Least okay ka na. Alright? Opo, sir. Sige, mamaya usap tayo. Opo, sir. Jam. Yes po, sir. Mag-iwanan si ma'am hanggang sa pagdating sa bus. Okay? Opo, yes po. Sige. Sir, pwede ko po ba kayong mayakap? Ay, sige, pwede. Si Ma'am Lolita. Okay, sige. Si Ma'am Lolita. Halika. Wow. So yung 25,000 intact yun kasi si Idol, maliban yes, doon, yes, ano pa yung yes. sa oh, transportation niya. Ayan, palakpakan natin direct. Oh, di ba? Ang gandang tingnan. Okay. Kasi kahapon pa niya pinoproblema. Na-touch ako doon eh. Kasi ang nasa isip niya agad, paano naman yung mother ko? Eh, makananay naman ako niya. Oo nga. Alam mo naman. Oo. Ulit-ulit niya yung mother ko na gusto niya ipagamot. Awang-awa siya nanay niya. And then, awang-awa siya sa mga anak niya. Sabi ko, man, paano naman ikaw? Oo. Umiling siya na okay lang. Diba? Yan yung bayani. Kaya nga ngayon, bago siya umuwi sa kanila, si nanay muna gusto niya ipagamot. Diba? Talagang... Samantalang meron tayong in-upload na video kagabi na yung tinabla niya yung apat niyang anak. Oo. Kapalit nung kanyang kaligayahan, yun yung selfish. Yun. Na OFW. Sarili lang ang iniisip. Sariling iniisip niya, pero yung apat na anak niya, tinabla niya, yun yung sobrang pagka-selfish. Oo. Pero ito, wow. Talagang wow na wow po ito si Ma'am Lolita. Wala talagang words ako ma-describe. Kulang yung bayaning description sa kanya. Kaya deserve niya yung binigay mo na tulong sa kanya yes. talaga. Oh. Okay, sige. Okay. Sige, at isa pang good news. O, akala mo yun lang, yung good news ni Nanay Lolita. Okay. May isa pa tayong good news. Nagpunta ito si Ma'am last January 18 sa aking kodigo. Kaya siya pumunta noon para makumbinse yung kanyang anak na magtrabaho na sa pamamagitan ng ating programa. Tama ba, Nay? Ah, maalala ko ito. Oo. Ito yun. Sige. 27 years old yung kanyang anak sa Cabanatuan City. Yes po. Matatanda kita, Nay. At wala pa rin trabaho hanggang ngayon. Ano na po, kasi nung nakarang linggo, puro apply pa lang. Tapos kahapon, pinabalik siya para interview. Aha. Ngayon po, pinag-aayos siya ng papel, tapos meron pa rin siyang isang interview. Ah, okay. Ngayon. So, ibig sabihin, masigasig din siya sa paghahanap ng trabaho. Po, natakot sa inyo. Okay, kasi ang deal ko, Nins, kapag hindi, ipapatokhang natin. Oo. Meaning, tatawag tayo sa chief of police ng kanilang lugar at kakatok. Mm-mm. Kakatukin siya at makikiusap sa kanya, itigil mo na yung bisyo mo. Lalo ngayon, binalik na, di ba? Sige. Ito yung pinsan ni Ariel, nandito sa Manila. Okay. Yan po yung tumutulong sa kanya para makapaghanap ng trabaho. Tinutulungan siya. Okay, sige, verify natin. Mr. Lester Velasquez, sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, kayo na po ang tumutulong kay yes, Ariel. Apa. Ano na po yung ginagawa ni Ariel? Kumusta po yung development? Ngayon po nasa ano po siya, yung pumunta po siya dun sa in-upline po na restaurant. Kinukuha na po yung parents niya. Ah, okay. So, naghahanap po talaga siya ng trabaho? Oo po. Bali, tatlo pa nga po yung na-applyan po. Hindi na po alam kung alin yung unahin eh. Aba, yan ang maganda. Hindi niya alam kung alin yung unahin. E di, pag tumawag yung tatlo sabay-sabay, kung ano yung pinakamagandang offer, yun ang kunin niya. Yun nga pakisabi po. Sa kanya. Yun, at kung saan yung mas malapit, kumbinyente, at syempre mas malaking sweldo, at may mga benepisyo, yun yung kunin niya. Yes po. Mas maganda yung tatlong offer kaysa isa. Di ba? Tama. Para may pagpipilian. So, sir, Sir Lester, pakitutukan naman po ano para masiguro na talagang tuloy-tuloy paghanap niya trabaho hanggang sa makahanap siya and then pakisabi lang sa amin. Ano po? Okay po, wala pong problema. Sige. Sir Lester, sobrang thank you talaga sa iyo, sir. Ha? Mabuhay ka, Sir Lester. Okay, salamat po. Thank you po. So, Ma'am Annie? Yes po. Kasi kung hindi, talagang tatawag na kami. Eh, ngayon, nirelaunch yung Tokhang. Opo. Oo, nirelaunch yung Tokhang. Di ba, pinatigil ng presidente yan? Pero nirelaunch. Contrary to popular belief, na akala nila yung tokhang puro patayan lang, hindi po. Ang ibig sabihin talaga ng tokhang, tatok, Bisaya yan eh, hangyo. Kakatok yung pulis sa bahay ng mga kilalang addict o pusher para pagsabihan na sumurender ka, mangako ka sa presinto, na hindi ka na ulit, i-register mo yung pangalan mo
na para ma-monitor namin na talaga nagbago ka na. Yun yung yung the essence of tokhang. Konsepto niya. Exactly. Hindi yung bang-bang-bang. Hindi yun. Kaya ipapatokhang talaga dapat natin itong si Ariel. Kung sakali man, wala siyang ginagawang action para maayos yung problema. Okay, sige po, Nay Ani, good news nga po talaga sa amin yan. Opo, tsaka po yung mga barkada niya, nakatakot din nung malaman na napunta siya dito. Ah, talaga itatawag po namin sa Chief of Police. Miss Kesa po, wala na akong nakita na gumagawi doon sa amin nung umuwi ako nung Sabado at Linggo. Ay, good. Anyway, Odette, pakiready lang yung Chief of Police doon ha. Kasi ma'am, talagang tututuhanin po namin, kapag walang pagbabago, tatawag po kami sa Chief of Police kung kinakailan pa PD at ipapatokhang talaga namin. Ito siya. Lalo pa ngayon, nirelaunch na yung tokhang. Oo. Di ba? Nirelaunch. Okay. Sige po, Nay Ani, from time to time, pwede po kayong tumawag sa amin o kami po ang magmonitor sa inyo para sa kung mayroong pagbabago po kay Mr. Ariel. And then, kapag mayroon na po siyang trabaho, sabihin niyo po sa amin para maibalita po natin sa mga listeners at viewers natin na okay na si Ariel, matutuwa naman sila. Okay? Ah, okay po, maraming salamat po. Yes, madam. Kasi nakinig sa inyo, sa akin talagang hanggang ngayon galit pa rin. Bakit siya galit? Eh, siyempre po, napahiya. Eh, maalis din po yung ganun talaga pagka... Ay, siyempre. At dapat tanggapin niyo yun kasi nanay po kayo, karapatan niyo po yun na pangaralan siya, di ba? Para opo. Ituwid yung kanyang landas na nagiging bakubakuna. Okay? Opo. Sige. Maraming salamat yes, po. Yes, ma'am. Anytime po. Magandang tanggap. Hapon po. Thank you po. Talagang ang good news yan. Good news. Good news na. Good news. Okay. Okay. Sige, at punta po tayo sa isa pa nating reklamo sa ating sumbong ataksyon, si Candy Alferez. Si Nanay Candy ay andito idol para makuha yung kanyang anak na 4 years old okay. Mula po sa kanyang tatay mm-hmm. na lolo ng bata. Okay. Okay, sige. Tatay. Sa lolo? Tatay niya mismo. Ha? Oo, si tatay niya mismo. Ang father niya. Oo. Na tama? Lolo ng anak niya. Oo. Yes po. Okay. Sa lolo na lang para mas mapailin tayo malito. Ma'am Candy, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. So, bakit ayaw po ibigay ni tatay nyo? Gusto niya po kasi kapag lumaki na daw po yung bata. Yan at, po yung gusto niya. At bakit po ayaw? Ba't kinakailangan pag lumaki pa yung bata? Wala siyang tiwala sa inyo? Ayun po ang hindi po pwede, sir. Kasi may trabaho na po ako. Tsaka karapatan niyo po yun. Yes po. Doon. Karapatan ko na po yun. Anak niyo po yun eh. Yes. Sige, kausapin po natin si Joseph. Ito na po yung tatay nyo. Mr. Joseph Alferez. Lolo, magandang hapon. Lolo Joseph. Ay po, sir. Maraming salamat po. Magandang hapon po, sir. Opo. Sir, usap po kayo ng anak nyo. Pagbigyan ko kayo mag-usap dalawa. Sige po. Ma'am, sige. Kausapin niyo po si tatay. Pa, di ba, nakiusap ako sa inyo. Galing ako ng Butuan nung Biyernes lang. Nagkautang-utang kami ni mama. Kasi alam mo naman, di ba, kahit nasa Dubai, mahirap kumita ng pera. Ayaw niyong ibigay. Nandito ko naman sa Maynila, eh. Di ba yung stepmother ko? Hindi naman sabi kong hindi ibigay. Ang iniisip ko lang yun, si Tantan. Hindi man nga hindi ibigay ang bata. Hindi naman yan namin tinatago ang bata. Di ba nag-uusap din kayo sa video call? Yun na nga pa. Oo. Ang problema pa, pag kinakausap na siya ni mama, ang sasabihin niya, hindi, ayoko sa'yo. Di ba pa, totoo naman nun? Pumunta sila DSWD. Hindi kami pinansin pa. Hindi kami pinansin doon. Ang sabi ng DSWD, tumira ka muna ng isang buwan sa Butuan. Ngayon, ang bata, para mahulog loob ng bata sa'yo. Kung sumama ang bata sa'yo, umayag kami o say, sumama ka sa mama mo. Hindi po pwede yun pa. Dahil unang-una, ako po yung nanay. Sandali lang. Kasi nasa conference si Major para mapabilis tayo. Sandali, babalikan natin ulit yan. Hold ka lang dito, Mr. Alferez. Major Renato Badajos, magandang hapon po, Major. Sir, Station yes, sir. Commander. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Butuan. Okay, sir, nag-uusap na po kami nitong si Mr. Alferez. Kung sakali po magmatigas, kasama po yung MSWD, pakibigyan yes, po ng police assistance kami para mabawi po yung bata dito kay Lolo Alferez. By hook or by crook, ipapatupad lang po natin kung ano yung nasa batas below 7 years old, nanay po yung may karapatan, hindi po yung lolo, di po ba? Yes, sir. Sige po. Sir, Major, salamat po ha, Major. Magandang hapon po. Major? Yes, sir. Ipapunta mo na lang doon sa opisina ko, sir, para sa ma-assist ko sila at mabigyan po ng tao for that purpose. Opo, Major. Thank you po, Major. God bless po. Okay, sige. Welcome, welcome. Lolo Joseph? Sir. Okay, sige. Tuloy yung usapan. Pa, sana bigay mo na lang kasi 'di ba? Bata pa lang ako, naghiwalay na kay ni mama. Nag-iisang anak lang ako.
Sana lang mo wag magpagay sa akin din pa. Kasi inuman sabi nung disability, kung anong utos ng disability sa amin, ibigay namin ni Lisel, iano sa iyo ang bata. Eh ang ano lang namin sa bata, mahirapan siya dahil hindi mo mapapasyado siya nakasama. Pa, hindi eh, ang pa gusto pwede ng disability, tumirag muna sa buta ng isang buwan para yung ang loob ng bata mahuhulog sa'yo. Pa, kami kasi, naman naawa sa bata din. Pa, hindi kasi pa. Kailan lang kami naghiwalay? Simulat pagkabata magkasama tayo sa butuan. Kahit saan mo tanungin may mga picture tayo magkasama, paano mo sasabihin nga, na magkalayo yung loob namin ng bata? Oo. Ilang pilotong ko nang hinihingi sa'yo ano yung bata pa. Ano mo na lang kung ano sa WD? Kasi magandang idaan natin sa kanila. Kasi kung ako naman pasok, referee. Niwala ka dyan sa mga sinasabi mong MSWD, MSWD. Wala, wala. Kukunin naman yung bata. Ako ang MSWD ngayon. Okay? Makinig ka, lolo, ol. Okay? Kung ano pang pwede itawag sa'yo. Nanay ito, may batas tayo, below 4 years old, kailangan mapunta sa kanya, karapatan niya yon. Ikaw ay lolo lamang. Buti sana kung ikaw ang biological father, pwede kang lumaban ng sabayan. In this case, lolo ka lamang. Okay? Malayo ka sa listahan ng karapatan. Therefore, isurrender mo yan dahil kapag hindi, babatukan kita eh. Good boy. Sige ba? Okay. Pinatagal mo pa eh. Sige. Nasaan ba si baby ngayon, Lolo Joseph? Nandun po sa Butuan, sa Pinamangkulan. Oo. Pupunta kami doon para ibibigay mo. Dahil narinig mo naman, kausap namin si Major, ano? Sige po. Okay? Huwag mo na kasi gamitin pa yung MSWD. Sige po. At saka huwag mo na i-brainwash. Okay, sir? Okay po. Sige po. Sige. Lolo Joseph, darating kami doon. Kunin namin yung bata. Salamat po, Lolo Joseph. Ikaw, nasaan ka ngayon, sir? Dito po sa PRC, Morayta. Sa Morayta? Opo. Dapat nandun ka pag kinuha namin yung bata. Hindi, nandun po yung misis ko. Nandun yung misis? Opo. Eh, sabihan mo si misis, huwag pumalag. Kasi pag si... Sige po. Kasi si misis mapupusasan. Sige po. Salamat, sir, ha? Okay po, sir. Sige maganda po. Ay, yung misis pala, hindi nanay mo? Hindi po. Stepmother ko lang po. Yan po kasi yung lagi nagsusulsul sa kanya eh. Edi, gusto mo, pusasa natin. Sige, kausapin natin si Lizel Cuenca. Nandiyan ba? Ma'am, okay na to. Done. Sige po. Consider it done. Ayaw sagutin. Punta na lang daw. Sige, ma'am, sasamahan po namin kayo dun sa Butuan. Ma'am, lulusugin natin po. Yun. Thank you at po. At kukunin natin baby mo. Mapapasa yung baby. At meron po tayo isa pang kaso si Jennifer Raimundo. Papasukin na natin at ang inireklamo niya, Idol, ay yung kanyang mister dahil daw po sa ginagawang pagbabanta sa kanya at sa kanyang mga anak. Bakit naman siya pinagbabantaan ni mister? Sige po, ma'am. Ma'am Jennifer, magandang hapon po. Din po. Okay, problema niyo po si mister? Opo. Bali nalaman lang po namin to nung Sabado. Hindi po kasi namin alam na nagpupunta pala yung ex-husband ko sa school ng anak ko at kinukuha during classes. Bata. So, opo. Ilan taon po yung anak niyo? 7 years old po. Okay. So, naapektuhan po yung ibang subject niya kasi nga hindi nga po niya natatapos. Tinanong siya ng mama ko, bakit sumasama ka sa tatay mo samantalang pwede naman kayong sumama o magkita kapag walang pasok? Kasi nga po, magdadalawang taon na rin po kasi kaming hiwalay ng ex-husband ko. So, okay, nasaan na po yung anak nyo? Nasa akin po. Nasa inyo na yung bata? Opo, nasa akin po. Bali, dumadalaw lang po siya kapag Sunday, pero hindi po siya madalas dumalaw. Dadalaw lang po siya kada... So, ang pinaka-problema, ma'am, binabantaan kayo? Opo, bali, sinabi po ng anak ko kasi na kaya daw siya sumasama dahil nga daw po, sinabi raw po ng tatay niya na kapag hindi siya sumama, bubugbugin daw ako at patatanggal okay, so sa trabaho. Okay, gusto niyo po, patitigil natin siya na magbanta. Sige, tawagan niyo na, diretso na agad, ano, Carol. Oh, welcome back nga pala si Carol. Oo nga, na-miss natin. You're so back, Carol. Magaling na si Carol. Yung aming isang segment producer. Nawala yan kasi nagpahinga. Okay. Edi, sige. Si Mr. Dennis Raimundo. Sir Dennis, magandang hapon. Oh. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Sir Dennis. Oh. Andito po si Mrs. at nagreklamo po siya, binabanta niyo na po siya. Yan po ay pwede maipasok sa grave threat. Ano po? Dahil
meron kayong pagbabanta na papatayin siya at kayo po'y makukulong pag ganun. Sino ba ito? Si Rafi Tulfo ito sa Radyo 5, Sir Dennis. Opo, baka ito. Ano pangalan nyo po niya? Hindi siya kandali. Ano po? Ano po pangalan ng babae? Anong pangalan ng misis nyo? Hindi nyo alam pangalan ng misis nyo? Ano pangalan po? Ang pangalan po ng misis nyo, misis, hindi ka ata kilala. Sir, ikaw ba'y bagong gising? Nagising po namin kayo? Gising pa lang, oh. Pungatan na ako. Sige, ma'am, kausapin nyo. Ang daming sinabi ng anak mo sa amin na kaya daw siya sumasama sa'yo dahil nagsalita ka na bubugbugin mo ko at patatanggal mo ako sa trabaho, tapos yung anak mo si MJ na 3 taon na walang kamuang-muang, ilalagay mo sa kabaong at ililigaw sa sementeryo. Ano yun? Ano naman yun? Ano, mang maangan ulit? Ano mang maangan? Wala ko sinasabi. Ano ba yan? So, sino-sinungaling sa inyo? Yung bata o ikaw? Ha? Sige, pasalitan mo yung bata. Sabi si baby. Sige, yung bata, magsalita. Lagi mo ang mikropono. Bigyan mo lang ang mikropono. Sige po. Makinig ka, Dennis, magsasalita yung anak mo. Sige. Neng. Sabi mo daw, bubo si mama. Ay, sus. Wala daw kwenta si... Sabi niya kay mama, wala daw si mamang kwenta. Ang sama mo, Dennis, tinuturuan mo yung anak mo na magsalita ng masama. Magsabi ng nagsasabi ka ng masama laban sa kanyang nanay, sa likod niya. Traitor ka, sir. Masama po yung ginagawa niyo. Hindi ko na nga po inuubos. Binibrainwash niyo po yung bata at saka nagsasabi ka ng mga masasama kontra sa kanyang nanay at her back. Sa likod po ng misis ninyo. Hindi ba traitor ang tawag niyan, sir? Magpakalalaki ka, sir. Kasi, sir, kung hindi ka magpakalalaki, ito pong mga sumbong sa amin ngayon ng iyong anak at ng iyong misis, ipagkukumbine po namin to, mapapasok po ito sa bawsi at saka pwede ka makasunan ng child abuse at ikaw, sir, ay makukulong, Sir Dennis. Ano ba yung gas? Ano ba yun? Anong ba yan? Eh, ang magagawa mo lang para hindi na maging ano ba yan, makiusap ka sa misis mo, di ba, ng maayos, at huwag mo na siya binabantaan. Sige, kausapin mo siya ng maayos. Humingi ka ng tawad. Tawagan mo kayo si IDG, Carol? Tumawag kayo ng si IDG para ipa-ano na natin to, ipamarkahan na itong si Mr. Raimundo. Sige, usap muna kayo, Ma'am Jennifer, kung kaya mo pang hilutin. Pag hindi na magpahilot itong si Dennis at hindi magbago to, dediretso tayo sa si IDG, sampa natin kaso. Hindi na po ako magpapa-ano sa kanya kasi sa dami na po talaga ng atraso niya sa akin. Okay, Dennis, ikaw ba ay makikiusap kay Jennifer at hihingi ng tawad, hindi na ulit, o magmamatigas ka, sir? Sir? Hihingi na lang po ako ng tawad po, sir. Wala naman po talaga akong... Sige, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Sige na. Jen, wala naman akong sinasabing ganun. Hindi ako magsasalita ng ganun. Tapos, hindi ko kakaya mong gagawa sa inyo. Tapos yun. Sabi niya, magsinungaling daw ako. Sabihin ko daw na meron daw ako kainain kahit konti lang kinain ko. Matalino itong bata na ito. Nako, Dennis, tinuturuan mo ng mga kung ano ng kabalastugan itong anak mo. Grabe ka naman. Sandali, sir. Sir, umingi ka ng sorry. Naudlot. Okay. Sige. Umingi ka ng sorry kay Mrs. Sige, naudlot kanina. Tuloy mo, Dennis. Po. Tuloy mo, ipagingi mo ng sorry. Wala akong ginasabi sa inyong ganun. Promise. Wala akong alam. Kung sino man na ganun. Antagal ko hindi nakakapunta dyan, napupunta na akong bigay ako ng pera, di ba? Oo, yung pera na pinagmamalaki mo na kada tatlong linggo. Yun. Kada tatlong linggo, saka ka lang magbibigay, magkano? 500 lang. Katwiran mo, may trabaho ako. Tapos sisiraan pa ako sa mga anak ko. Kumbaga, ako na nga lang umaako ng obligasyon mo eh. Sir, magsusorry ka pa o hindi? Nanunumbat ka pa? Sige, magsorry ka ulit. Yung narinig ni Mrs. Public apology ka kay Mrs. Baka maawat, magbagong isip. Sige, magsalita ka na. Hindi, wala ako po akong sinasabing ganyan. Sir, hindi yan. Hindi yan ang pagsusorry, sir. Hindi. Magsorry ka, sir. Naiyak na si ma'am. Pag ito'y nainis, tuloy-tuloy na kami sa CIDG pagkatapos ng programa. Magsorry ka, sir.
sorry, wala ako. Jen, sorry, hindi ko kaya sa tanda kahit kailan. Tapos sabi po si mama kahit hindi naman. Listen, tungkol sa bata, sandali, nag-usap sila. Awati mo muna itong bata, ano, Shari. Neng, wag ka muna magsalita habang nag-usap papa mama mo, ha, please. Okay. Ilayo mo muna mikropono. Itaas mo mikropono. Okay. Sige. Sir Dennis, tuloy mo sinasabi mo kay ano, umiyak na si Mrs. Iniwala mo na nga ako. Anong pag gusto mo, Jen, manamahal kita. Wala na. Ano, ikaw gusto nyo yung gawin ko. Ma'am, umiyak na rin si Mr. Hindi pa ako naniniwala dyan. Magaling po talagang... Ba't po kayo naiyak, ma'am? Kasi yung mga sinasabi niya, talagang... Hindi po talaga totoo yan lahat. Pero nag-apologize po siya. Public apology po yung ginagawa niya. Sa palagay niya po ba, paniniwalaan ko pa siya. Pero umiyak po siya. Artista po yan. Artista? Mm-hmm. So ano pong plano niyo? Siyempre, kayo po masusunod ko. Ano pong gusto niyo? Yung sinabi niya po na pinagbabalakan niya tong anak ko na 3 taon pa lang. So ano gusto niyo po? Yun ang hindi ko talaga mapapatawad. Sasampan po natin kaso siya? Sampa talaga. Nako. Talagang dire-diretso na to. Kasi kung yung ako na sinasaktan niya nung panahon na kami, napatawad ko pa siya. Pero mga anak ko, hindi na. Hindi ko na siya pagbibigyan. Okay, okay. Naku, napakamalas itong araw na ito para sa iyo, Mr. Raimundo. Nalaman ko rin po kasi na pag inihiram niya pala yung mga anak ko, sinasaktan niya. Lalo na itong lalaki na kahit wala daw ginagawa, sinasampan. Okay. Kausapin natin ngayon ang bata. Ibalik mo, Shari, yung microphone sa bata. Siyang nagsusumbong eh. Sige. This is the time na pwede na magsalita. Okay. Tapos ano, si Emily sinasampal ba dating babying baby pa bagong panganak pa lang? Sinasampal? Opo. Sinasampal daw yun eh. Oo, ikaw? Sinasaktan ka rin? Hindi. Tapos yung may kuya pa ako, ano, binabato sa ano ulo ng tsinela, sa kasapatos. Ay nako, Mariosef. Dennis, kung tao ka, anong klase ka? Binabato mo ng tsinelas yung anak mo, sinasampal pa yung baby. Child abuse yan, Dennis. Tuloy-tuloy ka sa kulungan. Umiyak ka pa, lakas ang iyak mo kasi yung iyak mo ay medyo mahina. Eh, dapat yung lagyan mo ng volume para kamaawa sa'yo si Ma'am Jennifer. Yung iyak mo kasi hindi bigay todo. Bigay todo, malay mo, magbagong isip. Nakikinig na yung si IDG. Sige, mangi ka lang sorry na maayos kay Ma'am Jennifer. Ikaw naman. Sige, laksan mo. Ano po gusto nyo gawin po, Jen? Wala na akong, wala talaga ako ni Ben. Jen. Kulungan na lang. Sa kulungan ka na lang talaga. Kulungan na lang? Eh, tapos natin pag-usap nito. Wala na. Okay. Ayoko na. Dennis, makinig ka na lang. Colonel Emma Libuna, Women's and Children's Protection Center ng CIDG. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Serapi. Opo. Ma'am, meron itong isang Dennis Raimundo, inireklamo po ng kanyang mace at ng kanyang mga anak dahil ito pala si Mr. Raimundo, pag tinotopak, sinasampal yung kanyang baby at binabato ng tsinelas yung iba pa niyang mga anak at binabantaan pa si Mrs. na papatayin at binibrainwash pa yung anak niya nagsasabi ng mga masasama laban sa Mrs. sa nanay ng mga bata. Opo. May kaso po yan, ma'am, ano? Meron po. Child abuse. Ay, yun nga. 9262 rin po. Wala ka lang kasing boses. Ah, okay. 9262. Ay, At saka po, sir. Opo. 9262 po. Wala akong boses. Opo, ma'am. Thank you, ma'am. Colonel, ha. Kahit wala kayong boses, talaga sumasagot kayo. Diyan po kami bilib. So, ma'am, yung pagbabanta po, grave threat yun na napapatayin yung sinanay? 9262 pa rin po. 9262? Opo. Nako, mabigat na kaso yan. So, Colonel, sige, pakakawala na kita na. So, sobrang thank you, Colonel. Alam ko wala kayong boses. Salamat po sa pagsagot ng tawag namin, Colonel. Opo, opo. Bye po. Dennis. Opo, opo. 9262. Violence against women and children. Kasama pa dyan child abuse. Ito ngayon ang sitwasyon, Dennis. Alam mo, sa loob ng kulungan, yung mga preso doon, galit sa mga lalaki na nang-aabuso ng mga babae. May naka-ready na agad na pumada mga yan. Pupumadaan ka, Dennis, patay kang bata ka. Diyos ko po, Lord. Bigla. Yun lang, Diyos ko, Lord. Bigla siyang naimasmasan. Hindi, talaga, totoo yan. Oo, totoo. Yung mga preso, lalo yung mga sobrang barakong preso, o gusto nila pag pumatay ka ng tao, ang yung kaso may pagpatay ng tao,
walang problema. Oo. Welcome, sasabihin nila. Saka pang hold up, welcome. Oh, appear yan. Tayo. Mm. Hold up. Pero pag ikaw ay nang abuso, nang rape, isinama ka sa mga sanggar o sa loob ng kulungan, naku, gagawin ka nilang babae. Totoo. Patay kang bata ka. Kaya nga sabi niya, Diyos ko Lord, alam niya siguro talaga. Alam niya, may salalagyan siya. Reklamo na, diretso. Sige po, right after this program. Meron kang gustong huling sabihin, Sir Dennis, bago kami pumunta ng CIDG, kay Ma'am Jennifer? Sir, opo. Sige sir, po, kausapin mo. Wala po akong ginagawa sa mga anak ko. Mahal ang mga anak ko. Alam nila. Alam na mga tao yan, ma'am. Sir. Malalaman natin yan. Sige. Kung ako hindi ko mahal ang mga anak ko, hindi ako pupunta sa inyo. Tandaan yun, ko yan. Yun nga yun. Dalawin ko yung mga anak ko. Anong klase yung ginawa niyo sa akin naman? Ikaw ang gumagawa ng kasalanan mo. Sinabihan na kita, di ba? Sinabihan na kita kung hindi ka naging mabuting asawa sa akin, maging mabuti kang ama. O, mahal naman kayo mga anak ko. Alam na mga kaibigan po, tanong pa kahit magtanong pa kayo. Anong akala mo kay Jade? Mag-iimbento? Kung hindi ko mahal mga anak, hindi ako pupunta sa inyo, tandaan mo yan. Bali, wala na sa akin mga anak ko, iniwalay mo na ako. Di ba matagal mo na akong iniwalayan? Alam ko kung bakit ka pumupunta. Alam ko naman kung bakit. Bakit? Kasi, yung padala ng nanay mo, di ba? Para sa mga bata, natural, habang pumupunta ka sa bahay, masabi lang na may maibigay ka para continue pa rin yung padala mo. Kaya nga, di ba? Ano bang gusto niyong gawin ko? Pumupunta ako dyan para makita ko yung mga bata. Hindi pumupunta. Wala na ako ibang purpose. Huwain niyo pahiram sa akin. Okay lang din. Hindi ko hihiram yung makakita ko ng mga anak ko. Yun nga, pinagtatakan ko sa'yo. Eh, hihiramin mo, tapos sasaktan mo. Nagkasundo tayo sa parante, di ba? Oo nga, hiningi mo yung karapatan mo, binigay ko naman. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa niyo naman ako ng issue? Issue? Yes. Anong issue? Dennis, may record ka rin sa barangay, sarili mong ama ang nagreklamo. Pananakit ng sarili mo rin anak, di ba? Nananakit sa sariling ama? Hindi, yung tatay niya, nireklamo din siya dahil sinaktan niya yung panganay niyang anak. Bali, yung unay niya kasi anak niya yung sa ibang babae. Opo, opo. Bali, may record na rin talaga. May history talaga ito ng pananakit. Meron, at meron din sa ibang babae. Ako lang ang hindi nagreklamo eh, sa lahat yata ng babaeng sinaktan niya. Kasi nga, nakikiusap din sa akin yung kapatid niya na naku, Dennis, malala ka na. Bakit anak mo ang hilig mong Pinano saktan. Ko lang po, sir. Kasi pwede nga araw lumalabas. Ba't din nalang sarili mong saktan mo, sir? Po. Ba't din nalang sarili mong saktan mo? Ang gawin mo, sir, untog-untog mo ulo sa dingding mo. Yung ulo mo, untog sa dingding, tapos kuha ka ng palo-palo, palo-paloin mo yung ulo mo, di, tapos yung problema mo sa buhay, di ba ba? Grabe. Okay. Sige. Sir Dennis. Opo. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag at sasama na po namin si Ma'am Jennifer sa Kamklame pagkatapos po nito. Ma'am Jennifer, punta natin ng Kamklame. Opo, magandang hapon na lang sa iyo, Sir Dennis, ha? Thank you po. Ganun. Sige po, punta ko sa kabilang booth. Kasi yung mga bata nang nagsalita eh. He needs a psychiatric intervention. May problema sa utak to. Ang isang tatay na nanakit ng bata, ng anak. At meron talagang history. Biro mo, baby, sasampalin mo. Oo. Babatuhin mo ng tsinelas. At ilan na palang anak niya, maging sa una at ito sa pangalawa. At sa iba pang mga anak niya, sinasakta niya. Oo. May problema sa utak to. Meron. Kaya makukulong talaga to sa ginawa niya. Sa mga ginawa niya. Meron. Siguro gamutin muna yung kanyang utak at pag nagamot na yung utak niya, saka siya ikukulong. Kasi kung may problema sa utak, kulong mo, hindi niya matitikman yung sakit. Mm-hmm. Hindi niya ma-realize na talaga yung sakit na ginawa niya sa kanyang mga anak. Pagamot muna ito, pag nagamot na yung utak niya, nakamonitor siya, sabay direct sa kulungan. Nandiyan pa ba si Dennis? Nakikinig ka? Dennis, narinig mo? Ah, binaba na. Okay, sige. Sige, si Ma'am Jennifer andito, Jennifer Sasadon, isa siyang kasambahay. At ang reklamo niya, Idol, ay yung kanyang amo. Sige, Ma'am, pakikwento po kay Idol yung inyong reklamo. Nung Sabado po, sabi ko po, ay naiwan po kami yung alaga ko pong special, tsaka ako naiwan sa bahay. Tapos nung sabi po ni Ma'am, wag daw pong papasukin sa TV room yung alaga ko kasi sinisira po yung TV. Kaya tas
nilak ko naman po yung nakalak po yung pinto, pero dumaan po siya sa bintana. Tapos nung pinipigilan ko po na ano, sabi ko wag pong sirain. Parang sumigaw po siya, tapos nasuntok po ako. Kaya sabi ko po sa kinaumagahan, kinausap ko po sina ma'am, sabi ko, mama, alis na po ako kasi nasuntok po ako nung alaga ko. Tapos ayaw nila po akong... Okay, so ano pong pinakareklamo nyo, ma'am Jennifer? Yung ano po, yung kinuha po nila yung ano ko, yung ID, tsaka passport po. Tapos yung sahod ko pong isa't kalahating buwan, hindi po nila binigay. Passport nyo, ID at saka sahod, hindi binibigay? Opo. Kinuha yung mga dokumentong... Opo. ID. Tsaka pinilit din po nila akong papirmahin doon sa sinulat nila na magbabayad daw po ako ng 24,444 po. Para saan? Daw? Yung ginastos daw po nila sa ticket para alis po sana po kami kasi kasama ako kasi yung yaya, ako po yung yaya. Sige po. Ma'am Gladys May Rianzares, yung amo sa Muntinlupa. Ma'am Gladys, magandang hapon po. Ma'am Gladys? Ay, yes po. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Oo nga po. Sabi ma'am, andito po si... Sekretary niyo yata or tao niyo yata. Opo. Ma'am, andito po si Miss Jennifer, Ma'am Gladys. Sabi sa akin, excuse me po, sabi ma'am. Sa akin ng tao niyo, na ikwento ko na sa kanya. Ma'am. Sinabi ko naman sa tao niyo, dahil sa bugso ng dandam, hindi naman nagkasakitan. Hindi naman nagkakuan. Sinuha lang, ang alam ko lang naman ang habol yung mga ID, di po ba? Opo, passport po ma'am, ID at saka sweldo. Ipakuha na lang po niya para matapos na. Kasi sa totoo lang po, nai-stress din naman ako. Kasi kung dadagdag pa sa stress ko yan. Okay. Anyway, hindi naman siya nasaktan. Wala naman nasaktan sa amin. Okay. Pero minura-mura po ako ni sir. Tsaka ininsulto po ako. May? Ininsulto po ako ni sir kasi sabi niya po, ano, sino, hindi daw po niya alam kung sino po yung ano, mas abnormal sa amin ng alaga ko. Ako o kaya po yung alaga ko. Okay. Oo, narinig ko yun. So, sorry. Kasi naman, maintang ulo, kinakausap ka, iniiyakan mo lang, walang kasi, makuha sa'yo. Ma'am, kasi sabi ko po, gusto ko na pong umalis kasi nga. Tsaka ano na po, kasi na pagod na rin po ako. Kasi ako lang po yung... Ma'am, Ma'am Gladys, excuse me ha. Ano hong gusto ni mister? Yung bang lumalaban sa kanya o yung umiiyak na lang? Ah, hindi sumasagot. Kasi ma'am, yung sinasabi nyo, umiiyak ka kasi, pinapagalinda ka, umiiyak ka, hindi ka sumasagot, kaya minura ka. Kaya nga, tanong ko, alin bang gusto ni mister? Yung bang nilalabanan siya ng pinapagalit niyang kasambay? O yung po, hindi lumalaban, umiyak yan, na lang? Ganto po yan. Sinabi ko naman kay Jen, di ba sinabi ko sa'yo, Jen, hindi naman nakikialam si Ricky ever since. Sinabi ko naman sa Jen, kung kinausap mo ko yung gusto mo, sana hindi na naggas, hindi na nagsalita-salita pa, o hindi na kayo nagkatapunan ng salita. Di ba ma'am, sinabi ko po sa inyo, ma'am, alis na po ako kasi nasaktan po ako ni RJ. Tapos sabi niyo po, ano, paano yung ginastos niyo po sa akin? Sabi ko, ma'am, kasi ano, nasaktan na po ako, tsaka napapagod na rin po kasi ako na lang po yung mag-isa sa bahay. Yung ano, magdadalawang buwan na po akong walang kasama. Ma'am, isu-shortcut natin ha. Okay. So ma'am, para ma-shortcut na po, Ma'am Gladys. So ibabalik niyo po yung passport at yung dalawang, passport at dokumento at pati yung sweldo, di ba meron pong sweldo? Isa't kalahating buwan. Tama po. Siya dito, papuntahin dito, hindi po pwede lumabas kasi wala naman po kasama yung special kung pamangkin. Okay, sige. So sasamahan po namin dyan, ma'am, para mabigay na yung mga... Pwede bang kwan, Wednesday? Anong araw ngayon? Ngayon po ay Martes. Bukas po is Wednesday. O sige, bukas. Sige po. Ma'am, salamat po, Ma'am Gladys, ha? Mm-hmm. Magandang hapon po, Ma'am Gladys. Ay, okay po. Sige po, ma'am. Ma'am Jennifer, sasamahan namin kayo bukas. Makukuha mo yung passport, ID, perang 1.5 na sweldo, yung 24,000 na pinirman mo, pupunitin natin sa harap mo. Okay? Apo, ma'am. Solve na yung problema niyo. Thank you po, sir. Ma'am, bukas na bukas. Jessica, i-schedule mo sa isang reporter tomorrow si Ma'am Jennifer. Salamat po, Ma'am Thank Jennifer. You po. Yes, ma'am. Thank you po. This time, good news naman tayo sa ating sulian ng bayan. Eto, Idol, kung kahapon, sabi mo nga ang kulang na lang ay, ano ngayon sabi kasi mo? Kasi lahat ng mga driver. Umpisa natin sa taxi driver. Yan, palaging nagsusuli, halos araw-araw. Tapos, meron tayong tricycle driver. Mm-mm. Meron pa ka, pedicab. Meron. Driver. Jeepney driver. UB Express. Oo, UB Express. Truck driver ba meron? Truck driver, meron. Truck driver. Delivery van driver, meron na. Tapos yung messenger. Yes, oo. Ngayon,
car wash boy. O car wash yun boy. Sa mga driver yun. O car wash boy naman. Lahat na ata, no? Security guard. Akala ko lahat na. Meron police. Pa pala. Oo. Bago na naman. Backhoe operator. Yes, kakaiba ito. Ang nagsole ay si Mr. Wow. Joey Igdalino, isang backhoe operator ng DMCI Company. Okay, pagmamalaki talaga ito ng DMCI, itong si Sir Joey. Bigyan muna natin kay Sir Eric Belen yung kanyang wallet. Para bilangin muna ni Sir Eric para masiguro kumpleto yan. 7,150 pesos. Pakibilang lang po, Sir. Masiguro na kumpleto yung pera nandyan. At habang binibilang ni... Sir, pakilabas yung pera, pakibilang yan. Habang binibilang, backhoe operator, yung ating bayan ni Sir Joey, kausapin natin. Sir Joey, saan niyo po napulot yan, Sir? Napulot ko po, Sir, doon sa malapit po sa project namin. Papasok po ako ng umaga, nagmotor ako. Okay. Napansin ko nung yung pakurbada, napansin ko parang wallet. Pero nalagpasan ko na. Pero sabi ko parang wallet yun. Bumalik ulit ako, Sir. Okay. Pagbalik ko, nakausli yung pera doon sa wallet. No, dinampot ko. Okay. Sir Joey, ba't napunta doon yung wallet nyo? Doon sa site nila? Ay, ano po. Bali, may parang lugawan po kasi doon, Sir, sa kinakainan ko. Tapos, may bakery po sa tapat. Parang bibili po akong pandesal para terno dun sa lugaw. Kailangan nyo pong tumawid, tawid ko, medyo late na rin po sa trabaho, kaya medyo nagmamadali, opo, kaya hindi ko na rin. Napansin ko na lang po, nung wala na, patapos na kami. Anong naramdam nyo po, nung mapansin nyo, wala na pala si wallet? Ay, ano po, masakit po kasi, pang-bayad sa rent po ng bahay kasi talaga yung... Plus yung mga dokumento niya, mga IDs and everything. Malaking bagay po yan. Oh, Sir Eric, ayan yung bayani natin ngayon. Katabi niyo po, Sir. Kausapin niyo na po. Pasalamatan niyo lahat-lahat na. Thank you very much, Jerry. Joel, sorry. Thank you, malaking tulong. Ayun. Pero... bago ang lahat, Sir, ibibigyan namin to sa iyo, Sir Joey. Yes po. Okay. Sir Joey, pakilabas lang po yung 1,000 pesos cash reward. Pakita niyo po sa camera kasi nanonood po sa atin yung ATC. Palagi maasahan mga gamot ng ATC Healthcare Corporation. Siyempre, kilalang kilala ang ATC pag sinabing robust. ATC agad yan. Robust Extreme, ang pinaka-astig sa buong mundo. Wala nang astig pa. Robust Extreme. Names, ano pa? Ito pa, 1,500 pesos worth ng ATC products. Kompleto yan. Meron din pong car mount holder mula po sa Cellboy. At yung JNT Transy Portable Basket mula po sa JNT. Sir Joey. Sir. Matutuwa sa iyo lahat ng backhoe operator. Thank you. Itinas mo ang bandila kayong mga backhoe operator. Mabango ngayon dahil sa iyo. Sana meron man sunod na magsusuli sa atin. Ano kayang susunod? Oo, abangan. Diba? Halos lahat ng ano, akala ko lahat na nakapagsuli. Akala ko cover na natin lahat ng sektor, grupo. Hindi pa pala. Backhoe operator. Ano kaya sa susunod na magsusuli? Ano naman kaya yung trabaho ng magsusuli? May OFW na rin, di ba? Lahat na nga naisip ko, meron na eh. Ito yung backhoe operator. Sabi mo, politiko na nga lang. Car wash boy. Politiko na lang. Sos, napatawa si Sir Joey. Kasi parang imposible, ano, Sir? Imposible. Sabi ko nga kahapon eh, yung politiko, may mapupulot na pera sa kaban ng bayan. Isosolid nila sa pusa nila. yun eh. Natawa-tawa din si Sir Eric. Anyway, Sir Eric, salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. Sir Joey, sa katapusan ng buwan, tama, itong February? Sa February po. Kayo po yung mabibigyan parangal. Batch 60. Sana po maisama niyo po yung family niyo, Sir. Kung may time kayo. Kung may time yung family niyo. Kayo po yung mabibigyan ng medalya, plaque, at maraming pang ibang mga regalo sa Batch 60 Gawad Katapatan Award. Sobra-sobrang thank you po sa inyo, Sir Joey. Mabuhay ang mga backhoe operator. Thank you po, Sir. God bless po. At DMCI, kung nagikinig kayo at nanonood DMCI, ayan o. Dahil po kay Mr. Joey Igdalino, sumikat ang DMCI dito, tawante sa radyo. Nabanggit ang DMCI. Kung ako sa inyo DMCI, alagaan nyo ito. Alagaan nyo ito, napakabuting empleyado ninyo. Ayan. Palakpakan mo ang DMCI kasi alagaan na nila itong si Joey. I'm sure may mga taga-DMCI na nanonood. Okay. Sir Joey, bayani, mabuhay ka, Sir. Ang aking pong pagsalud sa inyo. Sir, pwede umati, Sir. Pwede kau pa.
Sige po. Binabati ko po yung asawa ko na nasa Cavite po ngayon. Kawayan niyo po. Kunan niyo. Okay. Hello po, Daniel, Danabel, and Diane po, asawa ko po. Okay. At motor po, sir, batiin ko rin po yung kasamang sige, ko. Sige, sige, sir. Sige. Binabati ko yung mga nasa Impina Project, mga motor po, mga Astig. Ayan. Nandito ako sa TV5 by Idol Rappi. Ayan, okay. Sige po. Again, mabuhay ka, Sir Joey. Mabuhay ang mga backhoe operator. Thank you. Sir Eric, salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon din po. Thank you po, sir. Okay. Okay, at may bisita naman tayo ngayon dito, si Ma'am Jennifer Palaganas. Okay. Pero representative lang siya ng kanyang kapatid kasi yung talagang biktima dito, Idol, ay isang OFW. Okay. Okay, si Miss Annalyn Takike na nasa kabilang linya na rin. Pero ang kwento, sige, papasukin na natin. Pero bago yan, ito muna, Idol, syempre ang numero unong energy drink sa Europa. At ito ay pangatlo sa buong mundo ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang. Mabibili ang sa mga suking tindahan, kaya mag-Hell Energy Drink na 20 pesos lang. 20 pesos, dalawang coins. Oo, ayan. Barya. Ah, barya lamang, pero ang kapalit, malaking benepisyo. Di ba? Pampagising. Pampagising, kaya gising na gising kami ngayon. Pampa-energize. Pampalakas at hindi ka antukin. Yan yung Hell Energy. Oo, 20 piso lang, oh. Ilalagay nyo. Oh. 2 coins. 2 coins. Okay. Sige. Sige. So, may andito na nga si Ma'am Jennifer Palaganas para mapatigil na yung pagpapakalat ng hubad na larawan nitong kanyang kapatid na si Annalyn ng asawa ng naging boyfriend ng kanyang kapatid. Ma'am Jennifer, salamat po sa pagpunta in behalf of Ma'am Annalyn. Yes, ano raw po yung kwento ni Ma'am Annalyn? Ah, nakikinig na rin itong nireklamo si Hector Kaday. Kaday po. Oo. Rektahan na natin muna itong si Ma'am Annalyn muna, no? Nasa telepono. Ma'am Annalyn, maganda hapon po sa inyo, Ma'am Annalyn. Magandang hapon din po, Sir Rapi. Opo. Sir, ma'am, nakikinig na po si Hector. Gusto niyo po siyang kausapin? Opo. Hector? Hector? Po? Mag-usap kayo ni Ma'am Annalyn. Sige. Ma'am Annalyn, kausapin niyo po si Hector. Nakikinig na po. Opo, sir. Sige po. Ma'am Annalyn. Bakit ano? Bakit hello? Hindi na yan ang pinost ng asawa mo yung mga nude picture ko? Ano yan, Annalyn? Hinablot diba, niya kasi. Hinablot niya kasi yung picture ko, di ba? Hinablot niya, di ko alam. Lahat yun. Pinablot niya yung cellphone ko. Tapos pinagpipicture niya, ganun. Wala akong nagawa eh. Sanabihan na kita na i-delete mo lahat ng mga picture ko sa'yo. Alam mo, ito Hector, makasingit po. Ma'am Anel, makasingit, ano? Ma'am Sir Hector. Ganito po ang sitwasyon, Sir Hector. May pag-amin sa'yo na nagmula sa iyo yung mga nude pictures sa cellphone mo, pero hinablot po ng iyong misis. Now, pag nagdemanda na po itong si Ma'am Annalyn, kasama ka sa makakasuhan. Kasi sa iyo nag-originate yung picture. At ilang beses na namin sinasabi ito dito, ang pinakamababang sentensya ay 6 years pataas sa kasong ito. Yung pagpapakalat ng mga nude pictures sa social media ng isang tao. Makukulong kayong dalawa ng misis mo, pero pareho kayong 6 years. Kung ako ikaw, sir, hindi pa ako tapos. Kung ako ikaw, sir, A, yung mga nakakalat na mga nude pictures dyan, gawan mo ng paraan na mabubura yan, and then B, wag nang ulitin, and then C, mag-public apology ka kay Ma'am Annalyn, only then, kapag sinabi ni Ma'am Annalyn na pinapatawad ka na, then, magpakasaya na kayo ni Mrs. mo dahil wala na kayong problema sa pagkakulong. Okay? Po, sir. Sige, kausapin mo si Ma'am Annalyn. Ulit. Sir. Nandiyan ba yung asawa mo, Hector? Si Winnet? Hector. Sir Rafi. Ma'am Annalyn. Si, yung asawa po niya, ang nire-reklamo ko dyan, si Winnet Murillo Kaday. Siya ko rin nag-umpisa dyan, sir. Inaliwanag ko pa sa kanya na wala pa po nangyari sa aming dalawa. Pero chat lang po kami, nagkikita. Nagsisendan lang po ng picture, sir. Pero ma'am, matanong ko lamang po ano. Please allow me, pasensya na po. Forgive me for asking this question.
Nung magpadala ho kayo ng mga hubad yung larawan kay Hector, at that time, married na ho ba siya o hindi pa? Binata pa siya? Hiwalay na po sila, sir. Ang patakalang ko, hiwalay yung dalawa na yan. Wala na sila. Ah, okay. So, diloko ka ni Hector. Sinabi niya na hiwalay na kami, kaya nakipag-chat ka sa kanya. Tapos yung babae, nung nalaman po niya na nagkabalikan kami ni Hector, naghahabol naman po siya ngayon. Kasi siya, nagkataon po kasi na dati kong boyfriend niyan si Hector, sir. Ah, ex mo itong si Hector bago sila ikasal ni Winnet. Opo. So, Hector, opo. Anong reaction mo, Hector? Sir? Sir Hector? Anong reaction mo, Mr. Kaday? Mr. Kaday? Okay. Mama Nalin? Mama Nalin? Yes, sir. Yes, pumunta ka sa pinakamalapit na embahada natin. Paggawa ho kayo ng power of attorney para kay Ma'am Jennifer, at ito pong si Ma'am Jennifer, sasamahan po namin sa CIDG, sa anti-cyber crime, para makapagsampa po ng kaso in your behalf. Hindi mo na kailangan pumunta pa rito, at yung mga ebidensya na hawak po ngayon ni Ma'am Jennifer, ipapakita natin sa CIDG, makukulong po itong si Hector, pati yung kanyang misis. Sigurado po yan. At na-explain ko na po sa kanya, 6 years po ang pagkakulong niyan. Hector! Hector? Baka naihina sa kanyang salawal itong si Hector sa takot. Kasi may kalalagyan talaga silang... Ninenervous na siya. Doon sa mga kalalakihan at sa lahat ng nakikinig, to all concern, seryosong bagay po ito yung magpapakalat kayo ng mga litrato ng inyong mga kakilala, ng inyong mga kaaway, at kung kani-kanino mang picture, di ba, na malalaswa, pag kayo po ay na-convict, 6 years po. Paulit-ulit na yan sinasabi dito ng CIDG, cybercrime. 6 years sa pinakamababa. In this case, itong si Hector Kaday at saka Wynette Murillo, nakakalungkot, parehong mag-asawa, makukulong. Kasi kahit anong galit mo sa isang tao, wag na wag niyong ipapakalat. Okay. So, Ma'am Annalyn, kailan po kayo makakapunta sa embahada natin para bigyan po ng power of attorney itong si Ma'am Jennifer? Ma'am Annalyn? Ma'am? Yes, sir. Okay, balik na ulit. Yes, Hector? Sir. Si Winnette po yung nire-reklamo ko, sir, dito. Hindi po si Hector Kaday. Hindi, pero ma'am, hindi kailangan... Hindi kasali din siya doon. Sige, Jennifer. Kailangan din yung pagbayaran yun kasi sa kanya nagmula yung mga litrato mo. Na, hindi siya nagbura ng mga ano niya. Ma'am, Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn? Yes, sir. Tama itong sister mo. Yes, kailangan na idamay natin si Hector. Dahil sa kanya nagmula yung litrato, at the same time, I'm sure may impluensya pa rin itong si Hector sa kanya misis na pwede niyang pasabihin, oy, itigil mo na yan dahil tayong dalawa ba kukulong. Dahil kung si Wynette lang ang kakasuhan mo, i-absuelto mo si Hector. Di ba? Sige po. There's that possibility na magtutulungan silang dalawa para ma-absuelto yung isa. Pareho silang dalawang kakasuhan para kapag lumabas na yung desisyon sa court at guilty sila, pareho silang makukulong. Di ba, ma'am? Kasi ma'am, kapag sinasangga mo si Hector, okay, nakikinig sa atin ngayon si Wynette, baka pag-iisipan ni Wynette na meron ka pa rin gusto kay Hector, kaya naawa ka sa kanya at sinasangga mo siya. Di ba, ma'am? Opo, opo. Hector? Hector? Opo, ma'am. Okay. Sir, napakinggan mo yung sinabi ko yung tatlo, na una, tanggal mo yung mga picture, tapos opo, two, kausapin opo, mo si Miss, tigil niyo na, and then three, mag-apology ka. Sige po, gawin niyo po. Opo, sir. Sige, kausapin mo si Anel, mag-sorry ka, sir. Opo, sir. At mangako ka. Opo, sir, opo, sir. Sige, go ahead. Hello? Annalyn? Hello, Annalyn? Annalyn? Okay. Hello? Sige, wala si Annalyn, pero itong habang tinatawagan si Annalyn, eto si Jennifer. Opo, sir. Sister. Sige, kausapin mo si Jennifer. Hello, Hector. Hello, Jennifer. Yes. Pasensya ka na talaga, ha? Ah. Aon na aramitak, ha? Ah. Apay nga minta hanggang ba't nagbura nga min, edi. Sakpay nga sumampit ni bakit mo. Sir, ma'am, bakit hindi ka... Sorry po. Bakit hindi mo binura yung mga litrato ng kapatid ko doon sa ano mo, sa inbox mo bago dumating yung misis mo? Oo nga eh.
Nakalimutan ko kasi noon, pagpunta ko nung bigla nang hinablot yung ano, cellphone. Hindi, iba kasi yung dating yun sa ano ng family namin eh, family background namin eh. Nasasaktan din ako, Kasi yung lahat ng, hindi lang yun eh. Sinira nyo yung reputasyon ng buong Takiki, nagagalit silang lahat sa kapatid ko, kaya ginawa ko ito. Pasensya na ha. Oh, ala, sorry talaga ha. Sorry din ha, pasensya na rin. Wala akong nagawa ha. Sana nag-isip yung misis mo ng ilang times bago niya ginawa yun, na ipinag-click pa niya yung mga anong post na yun. Nakaya, tsaka social media yan. Nakaya yan, talaga. Nahihiya ako sa pamilya mo. Paano namin dinisin yung ano namin? Ko rin. Sobra. Kaya patawarin mo kami ha. Ako, maski wala akong kwan dito, misis ang ano dito eh. Hmm. Pasensya na talaga ha. Hector, unang gawin mo, nabanggit ko na ito kanina, pagbuburahin mo na yung mga kumakalas social media na litrato ni Ma'am Annalyn. Opo sir, na-delete na po sir. Na-delete na? Opo sir, ni Mrs. Okay, napagsabihan mo na ni si Mrs. Stop na. Opo sir. Okay, Ma'am Annalyn. Yes sir. Okay, nag-sorry na si... Ang hinihiling ko lang po sana, mag-public apologize po yung asawa niya. Ginawa niya sa buong lugar ko, sa mga kamag-anak ko. Okay. Pag nag-public apology po si Mrs. niya, pag nag-public apology yung Mrs. niya, hindi na po kayo magpupursue ng case. Ma'am? Yes, sir. Okay. Sir Rector, nako, siniswerte ka ng araw na ito. Si Mrs. Hello, daw nasaan, mag-public apology si Mrs. at hindi na magsasampa ng kaso si Ma'am Annalyn. Nandiyan pa si Mrs.? Nasa kanila po sir, sa kay nanay na po sir, nanay niya. Na, may number ka ba ni Mrs. na pwede namin matawagin ngayon at mag-public apology si Mrs.? Wala po sir eh. Nako. Eh wala, kaso ito. Kaso yan. Pupunta ko ngayon sir doon, mga 5 minutes lang sir. 5 minutes? Bilisan mo. Kasi baka magbagong isip ni Ma'am Annalyn. Sige, habulin mo, puntahan mo si Wynet at ipa-public apology mo kasi yan lang ni-request ng biktima. Kapag nag-public apology daw, total, nabura naman yung mga picture at hindi na ulit, hindi daw siya magsasampa ng kaso. Tama bang pagkakaintindi ko, Ma'am Annalyn? Tama po, sir. Tama. Okay. Sige. 5 minutes, babalikan ka namin, Hector. Later, sir. Oh, sige. Okay. Ma'am Jennifer, punta mo na sa kabilang booth. Pero okay ka ba doon sa deal ng sister mo na mag-public apology lang yung misis po. Opo. Nasa sa kanila lang pong pag-uusap yun, sir. Ah, mabait na kapatid to. Binibigyan pa rin niya ng freedom to decide. Kasi gusto ko lang po malinis yung ano ng kapatid ko, yung ginawang pagpapakalat ng mga... Naintindihan po namin niya. Sige po, after 5 minutes daw po, siguro quarter, kakausapin natin ulit si Mr. para si Mrs. sa salang, tatawagin ulit natin si Ma'am Annalyn, mag-public apology para wala ng kasuhan. Okay? Magandang hapon po, Ma'am Jennifer. Salamat po sa pagpunta. Mamaya, babalik namin ulit kayo. Ha, Ma'am? Ma'am Annalyn! Yes, sir. In 5 to 10 minutes, tawag namin kayo ulit. Ano po? Para sa public apology ni Miss Wynette. Okay, ma'am? Sige po, sir. Okay. Sige po, madam. Babalikan po namin kayo. Nais ko palang batiin at congratulate may bagong deputy administrator sa OWA. Pero nandun pa rin yung ano natin, ha? Yung kaibigan natin si Josepino Torres. Deputy administrator pa rin siya. Siyempre. Pero isa pang deputy administrator na itinalaga ni Pangulong Digong sa OWA ay si Arnel Ignacio. Wow, congratulations. Palakpakan mo palakpakan nga natin. Si Arnel Ignacio, siya yung deputy administrator ng OWA. Mm-hmm. Congrats, Mr. Arnel Ignacio, sa bagong pagkatalaga sa iyo bilang deputy, isa sa mga deputy administrator ng OWA. Mr. Arnel Ignacio, congratulations. At least magkakatulungan na sila. Mr. Magkakatulungan sila. Lahat naman dyan sa OWA, dito sa Pilipinas na OWA, okay. Yes. Ang problema lang kasi kuminsan yung nasa abroad. Pero yung polos abroad, kaibigan natin yun, yung palaging tinatawagan din ni Ma'am Marisa. Oo, meron na tayong kaibigan doon. Ang hindi lang natin kaibigan kuminsan yung mga taga-embahada na walang ginawa kundi magbilyar-bilyar. Pero yung taga-polo, okay yun. Taga-polo, okay yan. Mga taga-OWA dito, alam mo, kayo mga taga-OWA dito sa Pilipinas, mga bayani kayo. Mga bayani kayo ng ating OFW. Lalo na si Ma'am Marisa Cruz. Oo naman. Ma'am Marisa, ikaw talaga ang palaging umaaksyon kapag tinatawagan namin kayo, nagiging posible ang isang imposibleng kaso. Mm-hmm. Tulad nitong si Ma'am kanina, yung nakakalbo na. Oo.
sa effort ni Ma'am Marisa, ni Ma'am Marisa kanya Cruz, talaga yun. Talagang tinutukan namin dalawa hanggang si Ma'am Lolita. Pero siya pumukpok. Oo. Si Miss Marisa Cruz. Okay, may bisita tayo. Oo, si Mr. Michael De La Cruz, siya ay PWD idol. Nakakaaninag pa naman daw siya pero konting-konti. Okay. Problema sa mga mata niya. At kaya siya pumunta dito para humingi ng tulong at makahingi na rin po ng para makauwi siya ng Rojas Capiz dahil sa namatay nga yung kanyang nanay. Sir Michael, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, idol. Nakikiramay po kami sa pagpano po ng inyong mother. Opo. Okay. Gusto niyo pong umuwi para yung ano ko po sa lamay. Opo. Yung ano ko po sana sinubukan ko lang pong pumunta dito na ano, kung nagbaka sakali lang po na makauwi. Kahit hindi po ako mabigyan ng pera, ticket lang po yung gusto ko makauwi. Para okay. Ano rin po yung nanay namin. Nasaan po siya ngayon, nakaburol? Andun po sa bahay po. Saan po to? Sa Rojas City, Capiz po. Sa Magikik po. Okay, sige. Gusto niyo po makauwi doon para opo. Maka-attend doon sa burol hanggang opo, sa Magikik. Opo, tsaka maasikaso rin po namin ang kapatid ko. Okay. Ano po ito? Pag ticket na papunta lang doon and then doon na ka mag-stay? Hindi po, babalik rin po ako rito. May trabaho kayo rito? Opo. Matanong ko lang po, anong work niyo rito? Massage po. Okay, sige, sige. Saan ko kayo nag-work dito? Doon po sa may ano sir, sa may marketplace, Kalentong. Okay. Sa may Mandaluyong po. Sige. Rojas City. Opo. Pero plano yan? Bahala na sir kung anong pwede masakyan ho. Basta maka... Hindi, kasi pag barko, baka matatagalan. Pag eroplano, ilang oras ba pag plane papunta doon? Minutes lang po yata. Okay, sige. Sandali lang po sir, itong kapatid nyo, si Miss Maricar. Yes po. Po ito. Miss Maricar, magandang hapon. Hello? Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, Ma'am Maricar. Ma'am? Maricar po po sir. Ma'am, andito po si Sir Michael, yung kapatid nyo. Hindi ko po marinig, may ina. Opo, ma'am, si Rafi Tulfo po ito, ma'am, sa Radyo 5, sa dito sa Maynila, sa Mandaluyong. Ma'am, Ma'am Maricar? Hello, Ma'am Maricar? Tawagan mo ulit si Ma'am Maricar, sabihin mo maghanap ng magandang signal. May hina po kasi signal doon, sir. Kanina pa po ako tumatawag. Sige, sige. Tawagan mo ulit. Ayan na. Miss Maricar? Hello? Ma'am, narinig niyo po kami? Ma'am? Opo. Okay. Hello? Andito po si Michael ngayon sa aming studio at gusto rin yung makauwi dyan sa inyo. Opo. Okay. Para naman maka-attend po siya sa burol ng inyong mother. Saano ba kayo banda sa Rojas City, Miss Maricar? Saano po? Saano po sa Rojas Capiz? Sa Rojas Capiz? Opo. Okay. Hirap talaga ang signal. Kailan po bang libing, Ma'am Maricar? Ano po? Hirap talaga ang signal. At saka, ano po eh, hinintay pa po ako noon bago mag-desisyon po. Kayong panganay? Hindi po, babae. Okay. Hintayin kayo, sige. Opo. Mainam yan. Sige, makakahabol po kayo sa libing at sisiguraduhin po namin. Cheska, itawag mo sa office. Sir, maraming salamat. Bigyan sir, mo ng next flight, available flight itong si sir kung meron ngayong gabi. O kung hindi, bukas ng umaga. Sige, para salubungin siya ni Ma'am Maricar. Miss Maricar! Hello po? Nandiyan na si Maricar? Maricar? Okay. Saan po sa Rojas City, sa Capiz? Kayo? Hello? Saan po kayo banda sa Rojas City, ma'am? Sa ano po? Sa Magikik, Lunoy. Pagbaba ho ng airport, sasakay pa ho ba si... Sa Lunoy, Capiz, Rojas. Ito na, sinusunod. Barangay Humagik. Hello. Humagikik? Hello po? Hello. Sa Barangay Humagikik? Okay. Sir Michael, may magsasalubong ho ba sa inyo doon sa airport? Opo, kahit ako na po mag-isang ayaw ko na po mag-travel kasi kabisado ko po yun eh. You sure? Yes po. Pagbaba niyo po ng airport? Sasakay lang po ako ng tricycle. Kaya niyo po? Opo. Sanay na po ako dito sa Manila, sir. Hindi, pero doon ho sa ano... Pagdating niyo po ng Rojas City sa pagbaba niyo ng airport. Mag-tricycle lang po ako tapos pagdating doon sa ano mag-text lang po ako. Kaya niyo po mag-isa? Opo. Kasi nakakita pa siya kunti. Nakakaninag daw pa rin yes, siya.
Okay. Since baby pa daw pala siya eh, nung makausap namin. Ah, okay. Ang mahalaga, kaya niya maski na ikaw lang humag-isa kahit na wala magsalubong sa'yo. Opo. Okay, pagdating po ng airport, sir, ano mangyari pa? Meron pa kayong sasakyan? A tricycle po. Tapos? Ayun, pag tricycle, mag-jeep naman po ako. Okay. Yun, dire-diretso na po ulit yun. Sa, papunta sa amin, saka magpasundo na po ako. Tricycle saka jeep? Opo. Ayun. At kailangan niyo po round trip ticket para makabalik kayo rito at matuloy yung trabaho. Kung ano po eh, kung meron po sana eh, mas maganda po. Okay. Sige, Cheska, i-refer mo siya sa office natin. Tingnan mo kung ano yung available flight today, kung hindi tomorrow. Para dito kay Mr. De La Cruz. Sige po sir, okay na po yan. Yes, sir, maraming salamat. Sir, pwede ba magkamay sa'yo, sir? Ay, sige sir, sige sir, sige. Pwede sir. Kauwi na to si sir. Sige, sige. Sir. Ayan, oo, kakamayan ni Idol. Ito si Mr. Michael De La Cruz. Sige. Ako nalalapit sir, ako nalalapit. Para hindi kayo mahirapan. Ayun, baka mauntog. Okay, at nakikiramay po tayo dito kay Michael. Nakikiramay tayo kay Mr. Oh, yung mautog ulo, okay. Sige, okay na yan. Now, may babalik na natin? Oo. Si Mr. Lagpas, Kaday? Lagpas 5 minutes na. Aha. Nandiyan na ba si Mr. Kaday? Si Mrs. niya? Oh, ibalik na ulit si Ma'am Annalyn, Takiki, at saka si Ma'am Jennifer. Sir Hector? Nasaan na si Mr. Kaday? Lampas na 10 minutes, di ba? Oh, pabalikin si Ma'am Jennifer. Ayan. Hector? Hector? Oh, sikat ano? Hector? Nasaan si Hector? Odette? Okay, nandiyan na ba si Mrs.? Opo, sir. Okay. Miss Wynette? Oh. Ma'am? Hello, sir. Okay. Si Annalyn po, nasa kabilang linya, nakikinig na po. Ang gusto lamang po niya, humingi kayo ng public apology para hindi na po siya magsasampa ng kaso laban sa iyo at kay Hector. Doon po sa ginawa ninyo pagpo-post ng mga malalaswang picture niya. Po, sige po. Sige po. Kausapin niyo at mag-public apology na po kayo. Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn? Yeah, sige po, sir. Okay, sige. Ma'am Annalyn, ito na. Magpa-public apology na po si Miss Wynette. Ma'am May Wynette, sige po. Kausapin niyo po si Annalyn. Hello, Annalyn. Hello, Wynette. Siguro naman naiintindihan mo yung ginawa ko, no? Ikaw kayo makakita ng ano, ng picture ng babae sa ano ng asawa mo. Siguro naman, di ba, magagalit ka? Alam mo, may asawa siya eh. Kung ano man yung gawa ko, sorry. Pero alam mo yung nararamdaman nung malaman mong may asawa yung ay may kabityok asawa mo, di ba? Ma'am, ma'am, sandali lamang po, ma'am. Ang conditions po ni Miss Annalyn ay public apology, hindi po para manumbat. Hindi po ata tama yung ginagawa nyo. Wag ho, kasi kung hindi, itutuloy ni Miss Annalyn yung kaso, magkakaproblema ho kayo ng malaki ni Mister. Tapos na ho tayo doon sa panunumbat. Natanong ko na ho sa kanya yon. At nasabi naman niya, for your information, ang may kasalanan po dito, ang mister ninyo, kasi ang sinasabi niya, hiwalay na raw kayo ni kayong dalawa. Sabi ni Hector, magkahiwalay na raw kayong dalawa, kaya pumasok muli itong si Annalyn sa buhay ni Hector. So may problema rito si Hector ng sinungaling. Okay, ma'am? Kung meron ka dapat sambunutan dito, sambunutan mo si Hector. Ay, nagawa ko na po. Okay, good. Now, mag-public apology po kay Miss Annalyn, yun po ang request niya. Wala pong sumbatan. Oh, sige po. Sige po. Sorry. Sorry kung na-post ko yung mga picture na sined mo. Sa galit ko lang siguro, maiintindihan mo naman, diba? Annalyn? Kasunod, mag-isip ka muna bago mo gawin yan. Ha? Kasi kahihiyan ko yung ginawa mo eh. Pinahiya mo ang buong pamilya ko, pati ako na. Kung dito ang libo, sa araw mo naman yan na. Bawal dito sa ibang picture, di ba? Excuse me lang ha. Kung isip ka sana, hindi mangyayari ito sa atin. Inililinis ko lang kung ano yung idinulot mo na dumi sa pamilya namin. Oo, nandun na tayo. Nag-post yung kapatid ko ng ganyan, humingi asawa mo, di ba?
Pero hindi mo dapat ipinablik yan eh, na mga litrato. Babae ka rin kasi. Dapat inisip mo muna kung anong kahihinatnan yan sa buong pamilya ng Takiki, di ba? Eh, sana din naman, di ba? Nung pumatol siya, nung nag-send siya ng picture. Mm-mm. Siguro naisip din niya yung kahihiyan, di ba? Siguro sa galit ko, kadarating ko lang, te, tapos ganun na yung makikita ko. Magka-chat sila, magkasama kami, sila yung magka-chat. Eh, may kasalanan ka asawa mo dyan eh. Ito, makikialam na ako ha. Kasi yung si Hector, sinabi niya na hiwalay na kayo. Kung hindi sana yung nagsalita asawa mo ng ganyan, eh, walang ganyan na mangyayari. Kasi may isip din naman yung kapatid ko eh. Hindi kami maruming tao, Winnet. Kilala ng asawa mo ang pinanggalingan ng pamilya namin. Okay. Sabi nga niya, malinis naman daw kayo. Okay yung pamilya niyo. Pero siguro ito sa galit ko na rin eh. Mm-hmm. Sige, mag-usap kayo ni Annalyn. Sige, Winnet, kausapin niyo po ulit si Annalyn, ma'am. Te? Hello, Winnet. Ang gusto ko lang, mag-public apologize ka. Kamalinis yung pangalan ko. Oh, kaya nga te, sorry na. Pasensya ka na lang, mag-public apologize ako. Pasensya ka na kung nasaktan ka namin ni Hector. Hindi ko alam na nagkabalikan pala kayo. Wala, sige te, sorry ha, kung nagawa ko man yun, siguro sa galit ko. Tapos kasi nga, ako yung pinagbibintangan din ng may akabiti. Sabi niya may lalagi nga daw ako. Tapos dyan pala siya yung magkakaroon ng ganitong magkakaroon ng babae. Siguro sa galit ko, naintindihan mo naman siguro, te, kaya sorry. Kasi lagi niya akong pinagbibintangan may kabit dati eh. Ma'am Jennifer, salamat po sa pagpunta niyo rito. Thank you din taos po, sir. Taos po kami nagpapasalamat. Salamat po. Maganda kami po. Rin po. Thank you po. Thank you rin po. Yan, doon sa mga, mananawag ulit tayo sa mga OFW, sa mga taong nasa malayang lugar. Tingnan niyo po yung ginawa ni Ma'am Jennifer. Nasa malayang lugar yung kanyang kapatid, hindi rason yun, hindi hadlang yun, para makarating yung sumbong sa atin through a representative. Yun ang sinasabi natin. Representative. Kaya talagang sobra-sobrang pasasalamat ko kay Ma'am Jennifer. Mm-hmm. Thank you talaga. Dahil nag-effort talaga siya, pumunta siya rito in behalf of her sister. Mm-hmm. Naayos yung problema. Okay. Okay. At si Ma'am Lorenzana Bernardo, 71 years old, and dito rin yung apo niyang si J.M. Dolores para ireklamo yung kanyang mismong anak na lalaki idol dahil sa pagbabanta at pananakit sa kanya at gusto niyang tigilan na ng kanyang anak yung pananakit kay nanay. Nanay Lorenzana, magandang hapon. Good afternoon po. Sinasaktan po kayo nitong si Jonathan, yung anak ko? 5 taon na po ako nag-TTAC. Ayoko nga pong gawin ito dahil anak ko siya. Holy shit. Pero, Jonathan! Pero hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. May sakit po ako diabetes. Opo, Jonathan. Hello. Bakit mo sinasaktan nanay mo? Ano bang pumapasok sa kukote mo? Ba't mo ginagawa yan? Alam nyo, huwag kayong maniwala dyan dahil nagpapagamit po yan sa isang politiko sa Paranaque. Hindi po. Alam nyo po, ang dami po niyang minaltrato mga tauhan namin. Marami po yan na sinaktan dito sa probinsya sa Nueva Ecija. Kung alam nyo lang po ang ugali po niyan. Ako po, ang tagal ko pong nagtiis sa nanay ko, ilang pong binayaran kong utang niyan, ilan po hanggang ngayon sa BIR, nung December pa lang binayaran, inayos ko ang mga utang niya. Tapos ngayon, ninakawan pa kami ng pera, gusto niyang ipahiya ako. Huwag kayong maniwala, sinasaktan. Ako po ang sinaktan niyan, may medical po ako. Bakit po gagawin ito ng nanay niyo, sir? Bakit sabi mo, inuutusin sa mga politiko, ikaw ba'y politiko din, sir? Ako po, nag-file ng plunder at graft doon po sa mayor namin na kaibigan niya. Tsaka doon sa tatay niya, tatay ng mayor namin, mga Olivares, mga liberal party to. Aha. Nag-file ako ng plunder last year, tapos ng disciplinary sa Office of the President. Noong December, pinatawag ng kaibigan ng mami ko, yung mayor, yung tatay ng mayor namin ngayon na dating mayor, para kausapin ng nanay ko. Nakausapin ako, i-atras ang kaso dahil magkaibigan sila. Hindi ko po isasakripisyo ang prinsipyo ko. Okay. Para lang ho sa isang kaibigan ng nanay ko. Okay. Handa nga ho kung mamatay para sa prinsipyo ko. Okay. So sir, meron kayong ebidensya ng file po kayo ng plunder case against the former Mayor Olivares?
mayor, the incumbent mayor, Edwin Olivares, meron po akong plunder na final dyan. Aha. Last June 28. At ito po si Olivares, kaibigan po ng mother ninyo. Yes po, kumpare, tsaka po yung tatay ng mayor, dating mayor din po yun, na kapitan. At gusto po niya, no? Gusto po ni Olivares na awatin kayo ni nanay. Yes, yes. Totoo po yung ginamit po ang nanay ko. Nung kinausap nga po ako ng kaibigan ko na wala, na humihingi nga ng tawad sa akin yung kapitan, yung tatay ng mayor, na hindi niya alam na mangyayari ito. Kasi nagulo kaming pamilya eh. Kasi ako po, hindi ko po isasakripisyon prinsipyo ko. Kahit bigyan ako ng 10 milyon, 30 milyon, 50 milyon, ang prinsipyo ko po gaya ng kay Presidente. Handa ko pong ialay ang buhay ko. Tapos gagamitin nila ang pamilya ko. Hindi ko po kaya yon. Di bali na ako mamatay. Pero yung prinsipyo ko will be intact. Yung honor ko po, intact. Yan po yung, kaya nga ho, huwag kayong maniwala sa nanay ko. Dahil tinraidor niya sarili niyang anak, ninakawan pa niya yung sarili niyang anak. Ano pong ninako ni nanay sa inyo, sir? Nag-withdraw po ng pera sa joint account namin sa negosyo, kalahating milyon. Ultimo po yung inutang ko, kinuha. Gusto niya pong hayaan tumalbog yung cheque namin. So meron po kay Peter Sam, sir, na nag-withdraw siya ng kalahating milyon, yes, sa account ninyo? Meron po, meron po. Kung hindi po sa tulong ng mga tiyahin ko kahapon, kasi nasa probinsya po ako, wala po ako sa Maynila, tatalbog po yung mga cheque namin. Buti pinahiram po ako ng mga kapatid niya mismo. Pinuntahan pa siya sa bahay. Grabe po, ang gusto niya talagang, ang dami pong pera na kinuha niyan sa amin. Ang dami ko pong binayaran na utang niya na ako po nag-assume ng responsibility para lang po yung pangalan namin malinis. Okay. And 2-3 years ago pa ho yun. Hanggang sa BIR, nilinis ko pangalan niya, binayaran namin lahat ng utang niya. Nay. Sabihin niyo pong hindi po ako mabuting anak. Sabihin niyo po, ilang taon po akong nagpakahirap, ang dami ko pong sinakripisyo sa pamilya at sa bayan. Hindi ko na nga po naiintindihan sarili ko eh. Naghiwalay nga kaming mag-girlfriend dahil sa kanya, okay lang sa akin yun. Masyado niya nilait. Pati pamilya. Okay, Nay, okay eh, ito pa'y politika pala, Nay. Ayaw namin makikialam hindi, hindi, hindi po, hindi politika yan. Hindi politika. Sinabi lang yan politika. Ma'am, Nay, kasi ma'am, Nay, this is a... hindi po politika ma'am, yan. Ma'am, Nay, sandali lang, Nay, short period of time, hindi namin talaga maimbestigahan para malamang kung sino nagsabi sa inyo totoo dahil meron po siyang aligasyon. Buti sana kung wala yung sa politika o Olivares. We have to, ma'am, Nay, Nay, please. Pinasok lang ho niya yun. Nay, we have to check also, Nay, ano? Siyempre, kasi two-sided ho kami dito, hindi kami one-sided. Ano po? Meron po siya kasing aligasyon. Meron kay aligasyon. Siyempre na, yung kanyang aligasyon, imbestigahan din namin kung talagang totoo. Ano po? Kasi sa ngayon, kayo lang po ang nandito, so kayo lang po napapakinggan namin yung mga dokumento niya lang ang nakikita namin. Paano naman po yung mga dokumento niya? Kaya nga po tinatanong ko kung talaga meron siyang plunder case na ipinail labang kay Olivares, and then mache-check po namin kung talaga may relasyon kayo ni Olivares as parang friend or kumpare. Ma'am, Nay, sandali lang. 1 minute na lang. We have to do that, Nay. Kasi hindi ho kami nagpapadalos-dalos dito. Yan nga po ang dahilan kung ba't tumatagal po yung programa namin, Nay. Dahil kami po ay patas dito. Hindi po porkit kung sino na una pumunta rito, agad dahil kinakampihan namin, Nay. Nay, makananay po ako. Trust. You have just to trust me. Makananay po ako. Kung tutuusin, pag talaga mayroong problema itong anak nyo, bubombahin natin to. Dahil makananay po ako. Alam po ng lahat yan. Pero, Nay, God knows na patas ako. Okay, Nay? Kung gusto niyo po ipagpatuloy, doon po sa kabilang booth. Sir Jonathan? Yes po. Pwede natin ipagpatuloy sa kabilang booth kasi iba na mayari ng programa ito. Alas 4 na. Sinanin hold doon na po kayo, Ma'am Jonathan, ha? Okay sir, po. Sir. Thank you po, sir. Okay po. Okay, salamat po. Okay. Rafi, ito po, mabuhay tayo mga Pilipino.